the dark moments in our life. Sabi nila, if you want God's best for your life, kailangan nating dumaan sa dark moments. Darkest nga eh. Darkest talaga sa isa na. Talaga ba na? Madilim na madilim? Si Brian, pakibasa nga yung 1 Samuel 31:1-6. 1 Samuel 31:6. Now it happened, when David and his men came to Ziklag on the third day, and the Amalekites had invaded the south in Ziklag, attacked Ziklag and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there, from small to great. They did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire. And their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept, until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam, the Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. So ito yung panahon sa buhay ni David na lugmok na lugmok siya. Talagang darkest, one of his darkest times. Kasi yung iniwan nila yung mga pamilya nila, tapos sinunog yung lugar, tapos yung mga asawa nila kinuha captive. Pagbalik nila wala na doon. So ano yung makikita nating lesson doon? When you come into your darkest moment, no? Ano yung magiging reaction natin? Towards the end of the verse, sa verse 6 doon, David get his strength from the Lord. Kasi dumating din sa point kayo na yung mga tauhan ni David, gusto na siyang patayin. Kasi sinisi siya bakit yung mga pamilya nila ay nawala. No? So parang, it was David's, maybe he had felt na napaka-lonely kasi siya na namang isa eh. Pati yung mga kasamahan niya, it's turning against him. Dahil, yun nga, siya ang sinisi, bakit sumama pa kami sa iyo, ayan tuloy, nawala yung pamilya namin. No? And David was left on his own. But he get his strength from the Lord. Yun sa verse 6. Mahirap siguro. Uh-huh. Yun nga, kung if we put ourselves in David's shoes, medyo yung mga problema natin ngayon hindi pa ganun kalaking problema. But how do we react to it? How do we react to our dark moment? No? One thing we need to remember is yung dark moments na yun, hindi yun magtatagal. It is God's design to polish us. No? Hindi yun dinesign ng Panginoon na habang buhay. Ang ating dark moments. Yung dark moments mo. May gusto lang na i-accomplish ang Panginoon sa buhay mo. Parang batok lang. Batok lang. Mm-hmm. Kaya lang minsan yung batok, masakit eh. No? So, the dark moments of our life will last only so long as it's necessary for God to accomplish His purpose in us. So, may i-accomplish ang Panginoon kaya ka pinadaan sa dark moment na yan. And hindi yan parang trip lang ng Panginoon. Uh-huh. Na, saktan ko nga muna itong anak na ito. He has a purpose. Kung bakit kailangan mong dumaan sa dark moment. Wow. Makita natin later on may mga goals yung dark moments na yan. Yeah. No? And God can and will use adversity in our life for a good purpose. Naintindihan natin yung adversity, adversity, yeah. Or ito yung mga dark moments. So, may purpose yan. Dapat huwag tayong manghina if we are in our darkest moment. Because we just need to see the purpose behind it. No? Dapat hindi tayo nakafocus sa adversity. Kung hindi, dapat, we need to look after the adversity. Kung ano ba ang magiging resulta ng adversity sa buhay ko. How would I grow in this adversity? How would I make myself better? No? First point, adversity shows us where we stand in our faith. Makikita talaga. Pagbigyan ka ng pagsubok ng Panginoon, uh-huh. Saan ka nakatayo? Saan ang faith mo? That's one purpose of adversity. To test you kung saan yung pananampalataya mo.
Kaya maraming, yun na nga, yung question kanina na, bakit pala nag-attend na ako ng church, puro problema na yung, ano, yung dumating sa buhay ko. No? It will test you kung hanggang saan makakatayo ka ba? Or, it will test you, ang pangalawa is, adversity is God's most accurate measure of our faith. It reveals our endurance level. Hanggang saan yung pasensya mo, hanggang saan yung understanding mo who God is in your life. Despite the adversities, kakapit ka ba sa Kanya? Mag-i-endure ka ba in His presence? That is another design of adversity. Kasi marami rin mga Kristiyano na bibitaw. Na huwag na lang. Bakit pa ako maghihirap? No? Because yung ano daw eh, yung pagtingin mo na adversity, nag-give up ka agad, napaka short-sighted. Yung naka-focus ka lang sa adversity, hindi ka naka-focus kung sino yung nagbigay ng adversity sa'yo. Which dapat doon yung tingin natin. Because yung adversity na yan, dumating yan sa buhay mo to make you better as a child of God. To help you grow. That's why andyan yung ano, yung adversity. Yung napakaganda na itong mga verses na to, Psalms 34:19 and Psalms 103:13-14. Yung dalawang verse na yan. Sinong gustong si Ron? Ano yan, Ron? Yung first one, Ron? 34:19. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Napakagandang promise. Amen. The righteous person will have many troubles, but the Lord will deliver them. Yung one, Psalms 103:13-14. Si Junel. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. For he knows how we are formed and remembers that we are dust. So alam ng Panginoon yung binibigyan niyang adversity sa'yo. Ito yung nag-support kanina sa yung sinabi na hindi to lifelong yung adversity na yan. No? Matatapos at matatapos ka rin dyan when God has already accomplished His purpose in you. Pero di ba nila, napakaganda dyan. Mm-hmm. Ibig pala sabihin, kung yung adversity, hanggang lang yung adversity, hindi pa nasa-serve yung purpose. Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Halimbawa, na-rest baka ko si George. Diba yung gini-grill mo doon? Pag nakita mo luto na, papatay mo na yung apoy, diba? Para siguro yung adversity, parang ganun din, ano? Kung na-serve na ng purpose nung init, diba yung sa yung niluluto ni Brother George? That is the time na i-turn off mo na yung oven. Diba? Siguro si Lord, hanggang hindi na-serve yung purpose sa atin, kaya pala may mga tao na hindi pa lumalambot. Hindi pa, well, depende sa niluluto kung baboy yan hanggat hindi lumulutong yung balat. No. So, for example, si Brother George, he keeps checking. Tama ba, Brother George? Apo. You keep checking, ano? Tapos, kumisa, kapag chine-check mo, paano mo chine-check? Halimbawa, yung, ano, yung, kung na-serve na ng heat, yung purpose na doon sa niluluto mo. How do you check it? Kung, hindi lang sa luto, dapat may ano, yung quality ng pagkaluto. So, pwede kasi lahat makakaluto eh, pero merong quality kasi may timing yung para pag banat mo ng pag crackling ng normalan. So para pag luto na, definitely papatayin mo na kasi nawala na. Yun na yung kuha niya. Halimbawa, sa balat mo, paano mo chine-check yung balat? Hindi lang sa ano eh, hindi lang sa mata eh, dapat binipitik talaga eh. Ibig mo sabihin, nainita na,
Pinahirapan mo na sa init, tapos pipitikin mo pa. Mm-hmm. Parang si Lord yata na lang, kung kumesa na, no? Nasa init na lang kumesa. Tapos, kasi pagkanda yung sinabi ni Brother Josh, hindi ka lang basta lulutuin ng Panginoon. Lulutuin ka to perfection of God's design sa'yo. Kung ano yung klase ng attitude, patience mo. Di ba kung minsan ganun tayo, init na init ka na, tapos pinipitik ka pa, ano ba naman to, Lord? Buti sana, pitikin, sinasapak eh. Di ba? So, kung talaga gusto pala natin makuha yung pinaka-purpose ni Lord, yung purpose ng adversity. Kasi ang sarap yung recall yung mga ito. No? Ako personally, I feel so blessed na. Yung adversity, hindi aalis yan hanggat hindi na isa-serve yung purpose. Hindi papatayin yung oven ni Lord hanggat hindi ka lutong-luto hanggang sa kung ano yung pinaka utmost ng calling at saka ng purpose pala niya sa'yo, no? So yung mga nasa mga adversity pa dyan, saka mga darkest moments, eh ibig sabihin, hindi pa nasa-serve yung purpose ng adversity sa'yo. Diba? So niluluto pa ang purpose? Niluluto pa ang purpose. And let's just slow remember. Cooking pala yun. Slow cooking pala yun. Let's remember, right now, where you are, kung ano may yung adversity na nasa buhay mo ngayon, God has put a limit sa adversity na yan. Uh-huh. If we respond correctly to that adversity, God will stop the adversity. Hallelujah. That is if we respond correctly. Ang hirap kasi sa atin, minsan nagmamatigas tayo eh. Ayan. Uh-huh. Kaya paano ni Lord papatayin yung apoy kung nagmamatigas tayo? Lord, patawarin mo kami, Lord. Parang guilty ako dyan, ha? May i-share sana ako na last 10 years ago, alam ba, 2010 hanggang 2017, 10 years. Sabi ko, the number 7 parang the beginning, diba, numbers of God. Parang doon ako nagbago 2017. Pero since 2007, hindi ko alam kung nabasa ko yung sa Facebook, sabi daw, kung may mga mangyari sa'yo, kung hindi mo talaga gawin. Nakita ko yun, sabi ko, na-spot ko yun eh. Pero hindi ko naman naisip na mangyari yun. Pero since 2007 hanggang 2017, may talagang parang dark side na nangyari sa akin. Hanggang nag-encounter ako. So, parang new beginning ako 2017. Parang naisip ko lang, hindi ko alam kung totoo, parang na-feel ko lang. And another thing to remember for us is, God is thrilled and God is pleased if we respond correctly sa adversity na binigay niya sa atin. Responding correctly, meaning we go back to Him. Na, Lord, inalaw mo to because you are doing something in my life. That's the proper way of responding. Hindi ako magko-complain, hindi ako magbubong sa adversity na to because I know you are doing something in my life. And it is only until then na pwede nang patayin yung apoy. Because you respond correctly. Brother, may tanong ko. May mga sumusuko mo talaga sa adversity, Cristiano? Kumaalis sa oven. Ay, baboy, nagkaroon ng buhay. Ano ba yung sa practical? Kasi hindi naman tayo puro spiritual. Siyempre, yan natin sa May para relation naman siya sa natural world, ano? Sa practical world, sa natural world, sa real world. Paano mo natin pwede masabi na yung isang Kristiyano o isang tao ay nag-give in o nag-give up sa adversity? Ano ba yung mga posible nating masabi? Not to condemn, ha? Not to condemn. Paano natin masasabi, oh, nag-give in siya o nag-give up siya sa adversity? Ano ba yung mga reaction? Okay. Ayan. Discipleship. Uh-huh. To some people, ang discipleship is adversity dahil ang daming pinapagawa. Uh-huh. Diba? I mean, discipleship is maganda ang kinalalabasan. Pero ang process mahirap. Kaya minsan pa, nasa process pa lang tayo, nag-give up na tayo. So, paano natin ma-attain yung paano ma-accomplish ng Panginoon yung gusto niya ipagawa sa atin kung nag-give up na tayo. Yun na nga sa discipleship natin dito. No, yung unang-una parami dito na i-check yung devotion.
No? Ang daming nagreklamo eh. Ang daming umalis. Dahil doon. Because they think of it na adversity. Dahil mas magandang unahin kasi yung sarili natin eh. Uh-huh. There are times na huwag na lang muna ako mag-discipleship. Kaya ko naman eh. Or maganda naman itong ginagawa ko. I don't have to submit to it. No? Pero if you think of discipleship as tool ng Panginoon to make you better, to make you grow, and to polish you, hindi yun maging adversity. And I mean, this church has experienced it. Na because pinapagawa natin sa kanila, instead na i-welcome nila, sinabihan pa tayong kulto. And because for them, mabigat eh. Adversity. And on a practical level din siguro, yung sa mga buhay natin na yung may mga kamag-anak tayo na nagka-cancer, nagka-sakit. Okay. No? Madaling mag-give up eh. But if you just look deeper kung bakit nangyari ito, you will find God somewhere na bakit nangyari ito mga ito sa personal na buhay natin. Because God is doing something in you. Yun ang ano. Pwede nga natin masabi yung dating seriousness natin because of the adversity, we give in sa adversity o nag-give in tayo momentarily, hindi ko masinasabi permanently. Mm-hmm. Yung mga dati natin ginagawa with enthusiasm, with joy, with faithfulness because of, well, let's be honest, I mean, mag-issue naman tayo, may mga pagkakataon kung minsan yung level mo ng seriousness kay Lord, yung level mo ng commitment kay Lord, nabawasan eh, di ba? Because of the adversity, di ba? May nakasakit sa'yo, o kaya ay meron kang panalangin na hindi pa nasagot ng Panginoon, so yung level ng commitment mo, yung level ng seriousness mo, ano pa ba? Yung level ng faithfulness mo, hindi man totally nawala, so pwede pala natin sabihin na somehow ay nag-give in din tayo doon. Dahil at one point ay na-alter siya. Agree ba kayo doon? Lahat naman siguro tayo, dumaan doon eh, di ba? Alam mo, ang Christian life, may mga humps and bumps. Kapag sa journey mo kay Lord, wala kang humps and bumps, abnormal ka. Di ba? Sa highway man eh, kahit na puro highway yan, may mga pagkakataon dyan, may mga slow zone dyan eh. Di ba? May mga 20-30 miles per hour na. Normal lang, wag lang mga habang buhay ay magigibin tayo sa adverse. Yung kasunod na point, maganda eh. Pa-sunod ng next. Ano? Unahin ko to. Adversity usually comes in the areas where we feel the most confident. Wow. Kung naging confident ka na sa sarili mo, naging confident ka na sa talent mo, naging confident ka na kung ano yung binigay na skill sa'yo ng Panginoon. God needs to break you out of that idea. Amen. Dahil ang design sa atin is nakadepende tayo sa Kanya. Parang inaagaw mo na kasi yung ano eh, yung skill o yung talent na binigay sa iyo ng Panginoon, you get confident on it na kinalimutan mo na. Na nagka-skill ka, nagka-talent ka because somebody gave you that. Pero pag naging confident ka, ikaw na eh. Ikaw na ang nananay. Ang sarili mo na ang nakikita. So, adversity usually comes in there. Because God needs to break you in that area. No? So, ingat tayo sa confidence na yan. We can only be confident in God. We cannot... God's children should not be confident in their own self. Because ang design sa atin is nakadepende tayo sa Panginoon. Because He is the source of everything. Source ng talent natin, source ng treasure natin. Kaya ang daming bumagsak, yumaman lang. Ang daming tumalikot.
dahil na-focus na. And yeah, adversity is God's choice tool for building godly spiritual character into our lives. Kung wala kasing adversity, hindi tayo mag-grow eh. At hindi rin natin malaman kung hanggang saan yung endurance natin kung hindi tayo itatry. We need these adversities for us to grow spiritually. Wala pong ibang way? Na ano pa, sir? Huwag na lang adversity? Short cut? Oo. Ano kasi, ang nature kasi ng tao eh. Kung hindi, kailangan mahirapan muna bago mag-learn ng lesson. And sometimes, lessons are best learned naman talaga. If you go through something. Mas hindi mo makalimutan yung lesson na yun. So adversities are God's design, not to break us, but to mold us. May nabasa ko, Brother Manny, yung mga problems, mga ganyan, or dark moments, adversities sa buhay natin. So akala natin is, yun nga parang pinahirapan tayo, Lord, but actually, it is like a router. Idinidiretso lang pala ni Lord yung faith natin. Kasi kung hindi niya ibibigay yun, patuloy tayong nasa mali. Diba? At baka mapunta pa tayo lagi, papamali tayo, papamali. So, God is just trying to redirect our faith to Him. Kaya nga, dark moments so that we will only follow the light, which is Jesus. So, yun lang nabasa. Ano ba yung ruler? Sa bangkayo, di ba? Yung siya yung magdidirect kung saan siya, kung saan siya magpapansin. Kung saan ka pupunta siya. Parang ruler. Okay. Then the next is, it is God's ultimate design to conform us to the likeness of Jesus. Hindi madali ang pinagdaanan din ni Jesus Christ ng mga adversities. So, for us to be conformed into the likeness of Jesus, we need to go through those adversities. And yung ano daw is, yung pinag-aralan natin sa SOD ngayon, yung adversities na yun develops the fruit of the Holy Spirit in us because of those adversities. Kaya nga, love, joy, peace, patience, long-suffering, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, goodness, long-suffering. Galatians 5:22-23. So it can only develop. Develop lang yung fruit of the Holy Spirit in us through adversities na pagdadaanan natin. Doon makikita kung gaano ka kind, gaano ka gentle if you are faced with adversities. Okay. Yung goals ng adversities, yung next pastor. Ayan na ang goals. Ayan. They are self-explanatory. To get our attention kasi minsan nawala na tayo. So kailangan padaanin tayo. Lagyan ng apoy, lagyan ng init para makuha yung attention natin. Kasi minsan madali talaga makalimot. Madaling humiwalay ng landas. So adversity, pwede pa natin kung bigyan ng analogy, parang relias siya. Relias. Para ibalik ka. To pull it back on track, okay? Then it reveals our weakness and strength. How you respond to adversity, matitest mo rin yung sarili mo. Kung saan ka matatag at saan ka mahina. And adversity increases our dislike to sin. Increases our dislike to sin. Ayoko na lang magkasala kasi masakit yung ano eh. Mainit yung apoy na ilalagay eh. Di ba? Kaya, kasi matuto ka through adversity. And sa learning na yon, isa doon is yung dislike to sin. Kasi alam mo yung consequence ng sin. Paano yung masyad ako? Magkakaroon ka ng dislike sa sin if you go through adversity. Kasi yung adversity na yon, physically, personally,
yung flesh mo is nasaktan eh. Okay. So magkaroon ka ng learning, magkaroon ka ng lesson na this sin is giving me this much pain. Kumbaga madadala ka. Oo, yung madadala ka. So I'd rather not do the sin. Pero maraming tao makulit eh, no? I mean, Kristiyano, no? Then, demonstrates his faithfulness. Dahil kahit andoon ka sa adversity na yun, andiyan yung Panginoon. Kahit ano man kabigat yun, na pagsubok. Be sure that God is there. He is faithful to be there for you. And of course, it strengthens our faith. Makakaroon tayo ng mas mataas na level of faith if we go through adversities. Bakit? May sagot. Faith. Bakit na-strengthen yung faith mo if you are in the midst of adversity? Experience. Kapit tayo sa kanya eh. Kapit ka na. Para ba yung sasabihin mo na, Lord, hindi ko talaga kaya ito eh. Lalapit na ako sa'yo. Ikaw nang bahala dito. It increases your faith and removes our pride and self-centeredness. Hashtag kapit ko more. Removes our pride. Wow. Mawawala talaga yung pride mo pag nasaktan ka na eh. I mean, when you are in the midst of adversity, parang wala ka na kasi ibang ano eh. Wala ka ng ibang kakapitan. Pati sarili mo, i-abandon mo na because you cannot do it on your own. In the midst of adversity, kailangan mo talaga kumapit. And that's, it is humbling, di ba? If you go to God, if you cling on to God, dahil na-realize mo na, hindi ko kaya to. The moment na sasabihin mo pa sa rin, hindi kaya ko to eh. There is pride there. At patuloy ka pang magkakaroon ng adversity. And adversity prepares us for future service. Mas ano kasi if you go through adversity mas makapag-serve ka full-heartedly. Yeah. more commitment mm-hmm. Oo, because alam mo nagkakaroon ka ng experience eh. That would lead you to serve more because of your experience. Yung minsan kasi enter is nasaktan ka eh, di ba? Pero hindi lang naman lahat na yung sinusubukan ka o natuto ka, and it encourages you. Nasandali, itong adversity na to is because I learned from this, okay, makapag-serve ako more fully. Binago ko brother manage, pero mas maganda to, no? Mm-hmm. Patawad kay Charles Stanley. Remember, for us for better humble service. Uh-huh. Diba? Kasi kung may isa, kapag ginagawa mo yung isa, eh, kahit na sinasabi natin, it is because of God, pero somehow, andyan pa rin yung sarili mo. Hanggat hindi ka napapaya, hindi tayo kumapalpa kung minsan. Kung minsan, ina-allow din Lord yung mga sumabit ka, pumalpa ka, hindi mo nagawa the way God has designed it, o hindi mo na-attain, hindi para i-feel ka ng Lord, pero para masabi mo, it is just because of Him. Yeah. And totoo nga, adversity brings humbleness. And yung pinaka-last, it enables us to comfort others facing adversity. Pag dumaan ka na, mas magaling ka na counselor. Mas madali nang sabihin na, ganito lang yan, sis. Ganito lang yan, bro. Napagdaanan ko yan. At ito ang sinasabi ng Panginoon sa akin. And you will be more effective in your service pag napagdaanan mo yung adversity. And you will be a blessing. Serving purpose in serving purpose. Sino pang naka-experience dito ng adversity na may ano? Nakita ninyo? May natutunan at nakita niyo towards the end because you faithfully cling to Him. Nakita mo na ito yung purpose pala ng Panginoon sa pagsubok na to. And it drove you closer to Him because of the adversity.
may mga experiences pa tayo. Lahat naman tayo nasaktan dito eh. Lahat tayong dumanay. Brian? Broken hearted. Eh, wala. Ano, share ko lang po. Ano, last year kasi nung after ano, yung mga grades na nakuha ko last year, maganda yung nakuha kong grades last year sa ano. So this year nung pagpasok din sa ano, kaya ko to. Hindi ako masyadong mag-ano ngayon. Relax ako sa pag-aaral ko ngayon. Ngayon, malapit sa exam na. Binuksan ko yung makilang ko, sabi ko, ang dami nito. Sabi ko, hindi ko na kaya to. And all through the days na sabi ko, hindi, kaya ko naman to. Ano, matalino naman ako, ganun, sabi ko. Pero, ngayon yan, tinitingnan ko na yung mga bagay na kailangan ko aralin. Talagang, ano. Marami talaga. Marami talaga. Hindi kakayanin. Hindi kakayanin. Kaya, ang lesson. Very humbled ako. Lesson. Parang nakangiti sa Tim Marlin. Kasi may nangyari din sa akin na sa adversity na noon, nakakaraan pa. Magmula pa noon na sa Brunei ako, Cyprus ako, talagang ano ko ang nanay ko, diputado ko nanay ko. So, buwan-buwan talaga napapadala ako. Tapos nagkasama ako iyan, hindi pa rin ako kaking padala ako dalang medication na namin ko, 10,000 and 10,000 plus yung mga panggasos niya. So sabi ko, Lord, hindi ko yata kaya doon sa anak ko pa ng perang ganyan. Kumpakin mo, 20,000 isang buwan. Padala ko ng padala, prayer na lang ang prayer ko, Lord. Pero sa pag-ano ko, pag-iisip ko ng gano'n nag-prayer ako, sabi ko, sa totoo lang, hirap na hirap ako talaga na bubuhay ang namin. Pero ewan ko, kung ginawa rin niyang ni Lord na kuhaan ng nari ko, ang ano ko ngayon, ang panatag na ang Lord ko, wala ko itindihin. Kasi noon lagi worried ako, may sakit si nanay, sa anak ko ng pera, may sakit si nanay. Yung parang ano ako talaga, aburido ko na hindi ko kaya, sabi ko Lord, hindi ko kaya talaga. Ngayon, pag konting ubulan ng nari ko, namu-problema na ako talaga, ano na ako talaga, yung stress na ako. Tapos ngayon ang na-ano ko, na-realize ko ngayon, si Lord talaga nakakalam lahat ng bagay. Tapos nang wala ng nanay ko, parang nagkaroon ako ng kapahingahan ba. Pero hindi ko gusto mawala ng nanay ko, talaga inaano ko talaga, pinaforce ko ang sarili ko na gusto ko ang nanay ko buhay, mas kailangan gumastos ako ng gumastos. Pero ang bigat-bigat talaga, ang bigat-bigat ang karamdam ko. Pero namatay nanay ko, para ginawa ni Lord na somehow relief, ano? Relief ako talaga. Makaka-relief ako dyan kasi yun sa akin. Narelief ako sa nanay ko. Sabi ko, parang nakaginhawa ako ngayon. Hindi ko naitindi buwan-buwan na 20,000. Hindi ko naitindi kung magkonting upusip ng nanay ko, mahilo-hilo nanay ko, kung doktor, puro doktor, tagong sasabugot mo. Salamat, wala nang upusip mo. Oo, makapasak. Pero, kalooban ni Lord yun, nakunin ng nanay ko. Para makarelief ako. Pero ayoko talaga mawala na ako. Makarelief ako dyan kasi mahal ko din ng araw kanya. Para bang, even to joy mo namang tumulong. Pero somehow ay hindi lang relief sa nanay mo, sa nanay ko. Hindi relief din sa atin in terms ng mga financial obligation natin. At saka yung pag-iisip. Eh, saan mo na dinadala yung 20,000 ngayon? Matanong ko naman. Pastor, noong may trabaho, kung malakas din ako ano mag-part-time. Ang part-time ko noon, 200. Kaya pala ngayon, sway-sway ka na lang ngayon. Oo, tapos noon, nung nanay ko may ano pa, kung natalo pa ako sa sugal, gagawa ako ng kasalanan kay Ian. Sabi ko, Ian, bla bla bla. Sabi ko, nagpadala ako sa nanay ko ng pera. Sandali natin, sandali, pakiulit mo. Ano naman dito, Pastor? Ah, pero... Then, nagsisi ka naman ano doon. Kaya nga, ayaw na nila doon magkasala kang patuloy, kinuha na yung nanay mo. Pero ano din, kalooban ko mabigat, pero alam ko, will ni Lord yun. Kaya, pinapaano ko ng Lord, binibigay ko kay Lord ang lahat ng bagay. Tanggap ko na rin. Pero sa totoo lang, talagang malaking relief talaga. Nawala na nanay ko. Amen. Praise God. Pero siyempre, hindi naman tayo masaya kahit ang iyong part.
Pati mali na isa kanina, gusto ko lang abang yung adversity is when it comes in the areas where we feel most confident. Ang ibig sabihin ng confident, self-confidence. Self-confidence. Yeah. Ibig doon, hindi naman masama magkaroon ka ng confidence, halimbawa sa ginagawa mo, yeah, and everything. Yeah. We need to be reminded that our confidence should always be based on God, on the Lord. Ano man yung skills natin, we need to always go back. Nabigay ito ng Panginoon. Delikado kasi pagka nagka-self-confidence eh. Kasi nawawala na sa equation ng Panginoon ang nakikita mo na yung sarili mo. So, dyan ka ibibreak ng Panginoon. A good example siguro ito, si Lord. Si Lord, alam niyang kakayanin niya yung Calvary eh. Alam niyang kakayanin niya yung death sa cross eh. No? Pero, reminder to, a night before nahulihin siya, on the night nahulihin siya, is still nagsasabit siya doon sa sa confidence niya sa Panginoon. As a matter of fact, humble statement ka ni Lord. Lord, kung pwede lang, anisin mo ito eh. Diba? If you can only take this cup away eh. But not my will, but your will be done. Para sa ating kumisa, kung pwede nga lang alis yung adversity eh. Diba? Kung pwede nga lang alis yung adversity eh, diba? Ito ako, may gusto ng adversity in the first place. Adversity and enjoyment, sigurado ang pipiliin mo, enjoyment. Adversity and blessing, pipiliin mo, sigurado. Blessing. Pero siguro, even to the aspect na confident tayo. Alam mo si, dati may siling sabi nun na, even up to now, kapag mag-preach siya, nag-inilargo siya. Dati si Pastora may yata, sabi, alam mo, every time nag-preach pa rin ako, as if parang bago pa lang din ako mag-preach. Kasi, I don't wanna rely on my own na, so, kasi ko, let's be honest, kapag isang bagay, eksperto mo ng ginagawa at saka skillfully na gagawa mo na, ang tendency, alam mo, sa totoo lang, we have to be careful. Kasi baka mamaya totally, unaware tayo na nagre-rely na tayo sa confidence. Confidence is definitely good. Okay? Pero meron siyang limited measure how the kind of confidence that we're gonna put in everything we do in our service, in our obedience, in our faith, meron lamang siyang confined and measured confidence. Kasi the total confidence that we should have is the confidence that we have in Jesus. At makikita din naman yan, yung diferensya ng confidence sa sarili mo at confident ka because you have God in you. Lalabas yun. So the key point here is hindi yung adversity na yan, hindi yan magtatagal if you know how to respond to it. And that is going back to the Lord. Kasi my purpose yung adversity na yan. Again, hindi sa list ng Panginoon para pahirapan ka. But God wants to accomplish something despite there are adversities. Kaya yung dapat yung two key principles, parang step by step na eh. Babalik ka doon para mas madali mo matanggap. May gusto mo check? Si Giselle? May gusto ka sabihin? Nakikita ko lang, by God's grace po. Nakikita ko din yung kamay ni Lord sa pagkatapos ng adversity ko. Doon ko nakikita talaga. Lord, ganun pala. That's why pinabayaan mo na mangyari yon dahil ganun nga po, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat naman ako kay Lord na palagi naman niya ako dinedeliver sa lahat ng mga adversities na nagdadaan. Is adversity is we can count it. We can count it as a blessing. We can count adversity as a blessing. It's a blessing. Kasi magde-develop sa atin, di ba? Amen. Mag-grow sa atin. Yeah. If you have the right attitude,
to the adversity, definitely it is a blessing. Ano po ba yung verse na yun? Consider it pure joy when trials and temptations. Consider it pure joy. Alam mo kung bibigyan nyo ng analogy yung adversity? Ibig hindi magandang analogy. Alam mo, para sa betching. Alam mo yun, o kaya ay yung mag. Hindi na nilalang yata yung chicken. Chicken. Magic sarap. Alam mo yung magic sarap? Kainin mo mag-isa? Masusuka ka eh. Yung magic sarap. Tinaray ko kung kainin yung magic sarap eh. Ito to. Yung magic sarap, kahit po yung mga drugs namin sa cancer care, yung mga oxetic eh, mga magnesium. Tinitikman ko, alam mo kung bakit? Pasalim mo sa pasyente, no, it's okay, taste nice. Pero sa totoo lang, hindi mo naman naranasan eh. Alam mo, tinitikman ko talaga, yung oxeticane, malamig na medyo hindi mo mapaliwalag. Pag kinama na mag-isa'yo, pag tinaste mo lang siya, hindi mo nakita yung pinaka-purpose niya at saka yung pinaka-actions ng oxeticane. Meron ko po kasi yung oxeticane na antiseptic at the same time. Meron sa kasamang lidocaine, okay, mga mucositis. Pag tinikman mo siya, hindi mo talaga gugustuhin. Pero pag nakita mo yung epekto sa'yo, as a person, sa bibig mo, yung creating effect, yung therapeutic effect niya, alam mo, kahit hindi masarap, sasabihin mo, oh, it's good for me. Adversity is like that. Para sa medicine. Diba? Pag tinikman mo kung may isang alak-alak, pailimig kita ng coke at saka medicine, alin ang uunahin mo, siyempre, coke. Pero yung adversity, mga kapatid, pag tinikman mo lang, tinignan mo lang pinaka-adversity solo, hindi mo gustuhin. Pero pag tinignan mo siya, epekto sa buhay mo, it's gonna make you humble, it's gonna persevere your faith, yung mga sinabi natin dito kanina, siya magiging centered, hindi ka asa sa sarili mo. Alam mo, makikita mo, Lord, salamat sa adversity. Diba? Magpapasalamat tayo sa adversity. So ano yan? Magic sarap ng buhay yan. Isa sa sangkap. Isa sa mga sangkap sa mga papasarap. Amen. Sino ba may adversity ngayon dito? Sino may magic sarap? Whatever adversity you have, you know, God will be faithful. Gusto pa kayo share? We're gonna pray. Brother Alice, marami ito na sasabihin. Ano, ayaw mo sa'yo tayo. Diba? Hindi, yung katulad nyo sa inyo, may experience sa pasyente ako. I remember when I was in the Philippines na nagkaano rin ako. Ang sa akin naman is yung may experience ko yung feeling ng may pad, yung may diapel. So, gusto ko man yung comfort ko, ano ba yung feeling ng ano. So, tinry ko talaga. Medyo nagamot. Sa akin naman, tinry ko nakapad. Tapos, tinry ko talaga. Oh, ganito pala ang feeling. So, parang maano mo rin. Pamihay ka din sa pan mo. Pamihay ka? Ano pa kalamdam, bro? Ano pa kalamdam? You lock it the front door, yeah? Yeah, we're gonna use this door. Yeah, but will you lock the front door as well? No. Yeah. We don't normally lock it. You don't lock the front door? No, because we're... Alright, I'll lock the front door. Okay. Thank you. Wala, yun lang yung ano, na kailangan maranasan mo talaga para maano mo yung ano. Yung talaga ng purpose. Umihi eh. Pero yun nga, aside from out of curiosity, talagang may feeling mong ganito. Hindi ko try mo palakpakan natin ang ang church sa lalo sa buhay ni Father Manny. Salamat for a wonderful day at TGP. Siguro sa pag-end natin bago po tayo madalangin. Maganda kasi yung sinabi ni Brother Art saka yung experience. Alam mo, walang adversity na sabi ng Panginoon. I think it's important. Walang adversity na naranasan ng tao that can go beyond what Jesus Christ has experienced. Wala kang adversity na haharapin, hinaharap, at saka hinarap in the past, hinaharap ngayon, at saka haharapin in the future, na hindi naranasan ng Diyos. At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi mo alam kung gaano kasakit. Lord, hindi mo alam kung gaano kahirap. Kasi, the biggest trial, the biggest adversity,
experienced by Christ Himself bago mo kung maranasan. Kaya kung ano man yung adversity maranasan mo ngayon o naranasan mo in the past, naranasan mo in the past, always remember this. This is nothing. Ibig nga rin, this is nothing, compared to what Jesus Christ, Jesus Christ has experienced. Tayo po lahat tumayo at gusto ko natin malalaman.